Magandang gabi po sa ating lahat. At ganun din po sa ating mga nakakasama ngayong gabi sa ating online streaming. So kung tayo po ay handa na sa gabi na ito, patuloy po nating buksan ang ating mga Biblia. Tayo ay tumayo saglit at buksan po natin sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17. So 2 Chronicles chapter 20 verse 17. And ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Thank you for the power of your word in our lives. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin sa gabi na ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Noong Thursday po na nag-preach po si Sister Brenda, yung nakaprepare ko po kasi na preaching ay sa Habakuk. Tapos nag-preach po siya ng Nahum. Sabi ko, okay ito. Kasi sabi ko, yung sa kanya, yung pong papaano kinubkob ang Nineveh. Ako naman yung Judah, yung sinabi ni Lord sa Judah doon sa Habakuk. Pero po, hindi ko po alam kung papaano po napunta po ako sa 2 Chronicles 2017. Pero sabi ko, kahit na noong isang araw lang to, salamat sa Panginoon kung ito talaga ang gusto niyo po na amin pong tatalakayin ngayon. So, itong verse po na ito, napaka, siguro kung sa atin, kung tayo, meron po tayong mga panalangin na big time na panalangin at sinagot po yun ng Panginoon, siguro po maglulupasay po tayo sa saya. Amen po. Na isang panalangin natin ay sinagot ng Panginoon. Ito pong verse po na ito ay sagot po ng Panginoon. Magmula sa prior verse 16, ito po yung sagot ng Panginoon doon sa ginawa po ng mga taga-Huda. Kasi ito po yung sitwasyon po nila. Ang mga taga-Huda po ay meron pong mga bansa na nagdideklara ng giyera sa kanila. So ito po ay confederation, kaya nagsama-sama po yung mga ilang bansa para po lusubin po nila or kubkubin po nila ang Huda. And yung sitwasyon po ng Huda sa pangunguna po ni Jehoshaphat ay outnumber po sila. Kung yung grupo po na yon, kung yung mga bansa na yon ay nagkaisa, outnumber po sila sa military. Amen po. So doon pa lang talong-talo na sila. And mahina sila kaysa sa kanilang mga kalaban. Ay dahil lulusob na itong mga kaaway nila, wala na silang maisip kung ano yung human solution para po doon sa kanilang mga problema, kasi ayan na, lulusubin na sila. So, natural, no? Na tayo, kahit tayo, pagka nakaranas tayo ng matinding problema at nanganganib tayo, lalo na yung minsan na mamroblema tayo sa finances, tapos ito na, kailangan na, ito na yung oras, parang nanganganib tayo na susugurin sa ating mga tahanan. Na-feel nyo na po ba yun? Napakahirap po ng feeling na yun. So ito mas matindi kasi yung mga kalaban na gustong
tumalo sa kanila. And syempre, of course, you will be terrified. Tao lang din sila, kaya nakakaramdam sila ng pagkadismaya at sila po ay takot, natakot. In other words, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Amen po? Kasi medyo surprise po yun sa kanila at yung pong sitwasyon nila ay nakakakilabot. Pero si Jehoshaphat po ay mabuting hari. Siya po ay mabuting hari. Amen po? So, doon sa verse 3 ng chapter 20, alarmed by the news, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. So, mahirap yung sitwasyon, nakakatakot yung sitwasyon, dehado sila, pero merong, alam niyo Jehoshaphat na merong magagawa ang Panginoon. Kaya right there and then, nanalangin po siya sa Panginoon. So, iyon po yung first thing na ginawa ni Jehoshaphat. Siya po ay nanalangin. So, sa kanyang buhay, na-realize niya na meron siyang magagawa kapag siya ay nananalangin muna. Pagka ginawa niya yung mga bagay, before po siya nananalangin, hindi po yun sulit. Tayo po, alam ko po na ang bawat isa sa atin, meron din pong ganong klaseng experience. Amen po? Kakaiba, yung sitwasyon natin, kapag yung isang bagay ay idinulog muna natin sa Panginoon. Amen po? Pagka dinulog mo sa Panginoon, iba yung sulit yung mga susunod na mga pangyayari. Amen po? Pero kung hindi, kung tayo po ay gumawa lang ng solusyon nang hindi po natin inilalapit sa Panginoon yon, hindi po sulit yon. Siguro meron kang magagawa, pero hindi po sapat yon. Amen po? It is totally different kung inuna po natin ang Panginoon. So si Jehoshaphat, inuna niya ang Panginoon. Sa Biblia, hindi lang po si Jehoshaphat ang gumagawa niya. Nananalangin muna. Amen po? Siguro po may alam din po kayo na propeta, o di kaya ay hari, o di kaya ay tagasunod ni Kristo sa Biblia na nananalangin muna. Amen po? It's totally different kapag tayo po ay nananalangin muna. So, hindi lang po yun ang ginawa niya, he declared a fast. So, hindi lang po sila nananalangin, nag-fasting po sila. At alam niyo po ba, ano po yung napaka-unique sa pangyayari nila? Kasi, yung lahat ng mga lalaki, nag-pray sila at nag-fast, kasama po yung maliliit na mga bata at ang kanilang mga asawa. So, nagkaisa po sila na manalangin. So, big time po ito. Imposible na hindi kikilos ang Panginoon kung lahat po ay nananalangin. At hindi lang po sila nananalangin, sila din po ay nagfa-fasting. Sa 2 Chronicles 20:14, ito po yung all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children. So lahat po naki-cooperate. Naalaala ko po, magmula po kahapon hanggang sa June 15, tayo din po ay merong prayer and fasting. Amen po? Amen. Kasama po ba kayo? Amen. Kahit naman po isang meal lang. Pwedeng hapunan, pwedeng almusal, ang alisin, pwedeng tanghalian. Amen po? Mahalaga po yon. Mahalaga po ang fasting. Kasi hinihimok po natin yung puso ng Panginoon, hindi lamang sa panalangin, kundi sa pagsasakripisyo, sa pagfa-fasting. So, bakit po diniklara po natin yung fasting? Alam niyo po ba yun? Napag-desisyonan po yun ng lahat po ng mag-T40.
Kasi po, tayo po ay tinutulungan ng church po na ito na yun pong ating mga mahal sa buhay ay mailalapit po natin sa Panginoon. Amen po? Sino po sa inyo yung merong lima na kasalukuyang pinagpipray nila? Yung nakataas ang kamay po. Lahat. Amen. So meron po tayong pinagpipray. Sa Sabado po, sabi nga ni Pastor Pio, sa Sabado maging 50 na po yun. Maging 50 na po yung list natin na yan. Sa lahat po ng mga nagti-T40. Bakit kailangan po nating magpipray at magfa-fasting? Kasi po, hindi po madali yung encourage po natin yung ating mga mahal sa buhay. Lalo na po talaga mahal sa buhay. Kasi itong mga mahal sa buhay po natin, masyado po nila tayong kilala. Amen po. So, kailangan po talaga ng divine intervention para po itong mga mahal sa buhay natin na ito ay mailalapit po natin sa Panginoon. Amen po? So, ngayon po ay June 2, sa pangalawang araw po doon sa mga sumali sa pananalangin and sa atin pong pagfa-fasting. So, siguro napakasaya po yon. Sabagay, sa tingin ko po, lahat po ay nananalangin dahil lahat naman po na umaten sa atin pong Sunday service ay merong lima na dapat na ipanalangin. Amen po? Masaya po ba kayo na naipanalangin niyo po sila? Amen. Napaka-meaningful po yon. Parang sobrang exciting kung ano yung gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po? Amen. Sa panahon po kasi na ito, dapat nga noon pa natin yun ginawa po, no? Parang naging complacent po tayo na hayaan mo nga sila, matigas kasi ang mga ulo nila. Pero hindi po pala ganon. Amen po. Kailangan po natin silang ilapit sa Panginoon. At hindi lang po yun, patuloy po kasi yung ating pag-evangelize at pagbubukas ng mga OBS. Ang OBS po ay Outreach Bible Studies. Kung hindi nyo po alam, meron na po tayong 8 or 9 na bagong mga Outreach Bible Studies na binuksan po ng ating mga DJ Heads kasama po ng kanilang mga second gen. So, palakpakan po natin ang Panginoon doon. Amen. Hindi pa po tayo nag-fasting noon. Paano na lang po kaya ngayon? Okay. At hindi lang po yon, tuloy-tuloy po yung ating DNG. Amen po. So, ngayon po, nai-enhance, natutulungan po tayo ng church at ng leadership ng church na hindi lang po tayo uupo at pababayaan ang ating mga mahal sa buhay, kundi tayo din ay manalangin at kumilos para po sila ay makakakilala din po sa Panginoon. Amen po? Amen po? Exciting po ba yon? Amen. Salamat doon sa isang malakas. Hallelujah. Exciting po yon. Kasi alam niyo po, ako po kasi sa totoong buhay, kapag ka nagre-reach out, kinakabahan talaga ako. Kasi meron tayong mga agam-agam kasi ano kayong sabihin nito? Baka ipahiya na naman ako o isaraduhan ng pinto. Kasi maraming beses mo nang nararanasan, alam ni Dulce yon. Pero minsan naiisip po natin yon na ano kaya? Pero na overpower po yon kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon. Amen po? So, hindi po masasayang yung atin pong gagawin for 15 days. Siguro po ang iba sa inyo nag-commit ng 5 araw para magpa-fasting. Sino kaya yon? Ah, 15 days kayo, no? 15 days kayong lahat. Amen. Alam ko naman na yung mga high blood dyan, hindi kayo pwede. Pwede lang kung matindi ang inyong faith at kayo ay sasama sa amin sa aming pagfa-fasting. Anyway, ganun po ang ginawa nila.
Sila po ay nagpi-prayer and fasting. So, tayo po ay magpi-prayer and fasting din. So, ito po yung resulta nung ginawa po nila Jehoshaphat sa kanilang pananalangin at pag-aayuno. Nung sila po ay nag-aayuno, kasi kinabukasan, lulusob na yung mga kalaban. So, kung bukas yun ngayon, sa kanila pong pag-aayuno, sa kanilang pananalangin doon sa Jerusalem, meron pong isa na pinangunahan ng banal na Espiritu ng Diyos at na isa sa mga nakatayo. At siya po ay nagsabi ng mga ito. Ito po yung mga pinasasabi ng Diyos. Ang pangalan po ng tao na ito ay si Jahashiel. Si Jaisel. Anak ni Pastor Sunny. Si Jahashiel, anak ni Zechariah. Isa po siyang Levita na kamag-anak ni Asaph. Ang Diyos ay may pinasasabi sa lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. So, ito po yung inspirasyon, first part ng sinabi ni Jahashiel. Sabi nung ni Lord, don't be afraid, don't be discouraged. Inspirasyon po yon. Napakagandang inspirasyon sa kabila ng takot na nararanasan nila dahil helpless sila kapag kanilusob sila. Sinabi ng Diyos sa kanila na huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Because the battle is not yours, it is God's. Hindi sa inyo ang labanan na ito, sa akin, sabi ng Panginoon. Amen po. Napakatinding inspirasyon po yon para sa kanila. At hindi lang yon, ito yung instructions. Actually, dito talaga po tayo nakafocus sa instructions ng Panginoon. Sabi niya doon sa verse 17, and ye shall need not fight this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them. For the Lord will be with you. Amen po. Pagkatapos po ng mga inspirational words, na huwag kang matakot at huwag kang panghihinaan ng loob. Ito yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Nung yung una ay set yourselves. Kinuha ko lang po ito doon sa verse. Sabi niya doon, set yourselves or position yourselves. Sa ibang translation. Or prepare. Amen po. Kahit na mahina sila, prepare. Tayo, alam natin na kapag nananalangin tayo, merong gagawin ang Diyos, pero hindi po yun ibig sabihin na wala tayong gagawin. Amen po. We have to prepare. We have to set ourselves, to position ourselves. Hindi po obra na ipapanalangin natin, ipag-aayuno natin, pero hindi tayo haharap. Amen po. Tatakbuhan natin yung nararanasan natin na sitwasyon. Hindi po yun tama. Ang nais ng Diyos na haharapin po natin. Let us set ourselves. Ilalagay po natin yung sarili natin sa tamang lugar. Amen po. Hindi porket mayroon kang matinding problema, pinagpipray mo, pero nanghihina ka, ayaw mong baguhin yung itsura, yung sitwasyon mo. Amen po. Amen po. Ilalagay po natin ang ating sarili na merong pag-asa kasi merong gagawin ang Panginoon. Amen po. Lahat po tayo nakakaranas po ng mga difficulties. Amen po ba? Lahat tayo merong mga problema. Lahat tayo merong kinakaharap. Minsan merong basta-basta na lang na galit sa atin. So instead of doing
other things, let us put our lives, ourselves to the right place. Saan yung right place natin? And the best place is in the presence of the Lord. Amen po. Ilagay natin ang ating sarili sa tamang lugar. Kapag meron po tayong problema sa isang tao, tapos pinanalangin natin sa Panginoon, pero yung dilema sa ibang tao po natin sinasabi, hindi po natin nilalagay ang ating sarili sa tamang lugar. Amen po. Ang tamang lugar ay kung sino, kung saan merong problema, doon ka haharap. Amen po. Amen po. Karamihan, napakadali po nating mag-iska po. Amen po. Pinagpipray. Nagpipray yung request. Pero tayo mismo sa sarili natin, nag-iiska po tayo. Hindi natin nilalagay ang ating sarili sa tamang lugar. Kasi doon sa tamang lugar na yon, makikita mo sa iyong dalawang mata kung papaano ka ililigtas ng Panginoon. Amen po. Amen po. Set yourselves or position yourselves or ilagay mo ang sarili mo sa tamang lugar. Amen po. Doon po sa atin pong pakikipaglaban para po sa ating mga mahal sa buhay. Mahalaga po na ilalagay po natin ang ating sarili sa tamang lugar. Amen po. Kasi isang pagkakamali lang po natin yun, hindi po nila tayo paniniwalaan. Amen po. Salamat na lang tinuruan tayo ng prayer, care, share. Amen po. Yun po yung tamang gawin. Para po, hindi lang tayo yung susunduin ng Panginoon. Pati yung mga mahal sa buhay natin ay susunduin niya ng Panginoon. Hindi natin kaya. Sabi ko nga, napakalakas ng loob ko na sabihin na kapag ka mahal, sinasabi mo na mahal mo ang kaibigan mo at hindi mo siya sinisharean, sinungaling ka. Pero ang hindi ko namamalayan, sinungaling din ako. Bakit? Kasi hindi ako masyadong nagpupush para sa mahal ko sa buhay. Ngayon ko lang po naisip yun. Bahala na nga sila. Iba naman yung prinsipyo nila, iba din yung prinsipyo ko. Parang ganun lang. Pero hindi. Kailangan din po nila ng kaligtasan. Amen po? Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? So just act according to the wisdom of the Lord. Face the problem. At ilagay po natin ang ating sarili sa tama. Pangalawa po ay stand firm. Stand firm. Alam niyo po sa scripture, ang dami-dami pong mga verses na naglalagay na, nagsasabi na, stand firm, stand still, and see the salvation of the Lord. So pagka, diba, nung binasa natin ang Biblia, sigurado po ako na nabasa niyo po yun. Marami pong ganon. Bakit? Kasi ang tao po ay vulnerable. Sabi doon sa kanta, all we like sheep have gone astray. Tayo po ay ikinukumpara sa isang tupa. At ang isang tupa po ay mahina. Amen po. Vulnerable ang tupa. Tayo ganun din. Alam niyo po ba, sabi po ng isang commentary, the biggest battle every person face daily ay kung ano po yung pumasok sa kanyang isip. Amen po. Sinabi lang ng balita na mahihirapan tayo sa pagkain, nahihirapan ka na kaagad. Hindi wala pa naman. Amen po. Imbis na mananalangin, nahihirapan na. Saan kaya tayo kukuha ng pagkain? Siguro magtanim tayo. Magmula ngayon. Naisip na kung anong solusyon.
balita pa lang naman yun. Amen po, nauna na. At saka sa atin pong isip, madali pong, kaya tayo madaling napapasukan ng takot. Amen po? Natatakot. Kasi kung ano-anong pumasok sa isip. Pero po, para sa kaalaman ng lahat, ang ating isip, our mind, battleground po talaga yan. Amen po? Kaya kailangan siyang punuin ng kaalaman ng salita ng Diyos. Dahil marami dito talaga sa isip ang nag-aaway. Ang unang pag-aaway. Amen po? And put on the whole armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Minsan kasi, bakit ganun? Pinagpipray ko na yun na. Matagal ko na pinagpipray, pero bakit ganito ang nangyari? Ito yung kabaliktaran sa aking panalangin. So mag-aaway po yun sa isip natin. Ngayon, pagharian na tayo ng takot. Ang next niyan, mawawalan ka na ng pananampalataya. Magdududa ka na sa kapangyarihan ng Diyos. Sa isip. Kasi dito sila naglalaban-laban. Pero, merong solusyon. Let us put on the whole armor of God so that we will be able to stand firm. Amen po? Kailangan mo ba ng helmet? Kapag ka nagmotorsiklo, kailangan ng helmet. Bakit? Kasi kapag ka may emergency, merong loko na driver, at madisgrasya ka, safe ang ulo mo. Amen po? Kailangan ng helmet. Ano po ba yung helmet po natin? Alam niyo po ba? Ay ang kaligtasan ng Diyos. Amen po? So, makikita po yan sa Ephesians chapter 6. So, doon po natin makikita na kailangan natin ng helmet, kailangan natin ng belt, kailangan natin ng breastplate. Amen po. At yung iba pa. Sabi ng Ephesians 6:13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand. Be on alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Sinabi po yan ng 1 Corinthians 16:13. Stand firm. Amen? Stand firm. Pero alam niyo po, hindi po tayo makakatayo na hindi natitinag kapag hindi po natin alam ang mga pangako ng ating Panginoon. Amen po? Dapat may alam. Dapat meron po tayong alam. Dapat meron po tayong kayang ibato sa kaaway. At ang salita ng Diyos po yon. Amen po? Hallelujah. So kung ano yung kahit sobrang liwanag yung pangako ng Panginoon at kung hindi natin alam yun, wala ding effect po yun. Amen po? Dapat alam po natin kung ano yung mga pangako ng Panginoon. Ang bawat isa po natin, meron po tayong mga verse na pinanghahawakan. Pero mas maganda po na mas marami pa po tayong mga verses na panghahawakan. Para meron po tayong pangbato sa kaaway. At kung sakaling tayo mismo ay nagdadalawang isip, yung salita ng Diyos ang magpapatunay sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po? Amen po? Pag tinira ka ng kaaway ng mga lumalagablab na palaso, ano ang pananggap po natin doon?
ang ating pananampalataya. Amen po. Ang ating pananampalataya. Kahit na naglalagablab pa yung palaso na yon, dahil firm ang ating pananampalataya sa Panginoon, walang makakalusot na palaso sa atin. Amen po? Stand firm. Be alert always, keep on praying. Amen. So pag meron po tayong maraming Word of God, meron po tayong sword. Amen po. Meron tayong pang-offense sa ating kalaban. Amen po. Isa lang po yung pang-offense natin eh. Yun lang pong salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoon. Amen po. Pangatlo po, see the salvation of the Lord. See the salvation of the Lord. So, naalala ko po yung sa Hebrews 12, no? Na parang nandoon tayo sa isang malaking arena. Tapos, nakaupo doon yung mga nananampalataya dati na sila po ay kasama na ng Panginoon ngayon. At nakikita nila kung paano po tayo lumaban, paano po tayo tumakbo, at sila po yung cheerer po natin. Amen po. But this time, tayo po yung titingin, tayo po yung magmasid, tayo yung makakakita kung paano ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen po. Maging excited po tayo sa lahat po ng mga ipinanalangin natin, sa lahat po ng mga inilapit natin sa Panginoon. Maging excited po tayo kung ano ang gagawin ng Panginoon. Amen po. And you will see how you will be saved by the Lord. Amen po. Amen po. Iligtas niyo ako. Iligtas niyo ako. Amen. Masayang-masaya po siya. So see the salvation of the Lord with you. See the salvation of the Lord. Nawala tuloy ako. See the salvation of the Lord. So ito pong time na to, at si Jehoshaphat po, naalaala po niya yung ginawa ng Panginoon doon sa Ehipto. Diba? Anong lumabas yung mga Israelites, papunta na sila sa wilderness, diba sinundan sila ng mga chariots para patayin. Tapos wala na silang ibang mapuntahan. Doon na lang sa dagat, tubig. Pero ang ganda ng nangyari, pinadaan sila, tumabi yung mga tubig para makadaan sila. Tapos nung mga Egyptians na dumaan doon, nagsara yung at nalunod sila. Napaka-unique po yun. Nasaksihan ng mga Israelites kung papaano sila iniligtas ng Panginoon. And this time, nakita nila kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Alam niyo po ba, ginawa po nila itong mga bagay na ito. They went out the following day para salubungin ang kanilang mga kaaway. At napaka-unique. Kasi sa harap nila ay mga praise and worship leaders, mga singers, mga magnification team. Ito ay napaka-unique na giyera. Ang nasa harap ay magnification team. At noong nag-umpisa silang umawit sa Panginoon, nalilito yung kanilang mga kaaway. Akala nila, kalaban nila yung mga kasama nila. Kaya nagpatayan sila. Walang ginawa ang mga taga-Huda at Jerusalem,
kumanta lang sila, umawit sila, sumamba sa Panginoon, ang mga kalaban nila ay namatay silang lahat. Amen po? Amen po? Matindi. Yung himala na yun, naniniwala ako na pwedeng gawin ng Panginoon ngayon yun. We are in a battle, tama po? Because we are fighting for our loved ones so that they can know the Lord. Para makilala nila ang Panginoon. Inilalapit natin sa Panginoon ang kanilang mga kaluluwa na makalapit sila, makakakilala sila sa Panginoon. Battle po yun. At ito po yung ating ilalapit sa Panginoon. Titingnan po natin and let us be excited kung ano ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa na pinanalangin po natin. Amen po? Amen po? Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, very exciting to see kung ano yung gagawin ng Panginoon. Ako po, nung unang nakakita po ako ng himala, nakakita ng isang himala, hindi pa po ako born again noon. Gulat na gulat po ako. Sabi ko, ha? Ganun ba yung Diyos na sinasabi nila? Kaya ako magmula nung araw na yun, nakakakilala ako sa Panginoon eh. Yung merong nag-share sa amin, sa family, hindi ako nakakilala sa Panginoon. Pero nung nakita ko yun, saka ako, sabi ko, Lord, tinatanggap kita kasi tinanggap ka nila. Sabi ko, maghimala ka rin po sa buhay ko. Yun yung unang araw na ipinanalangin ko na mawala ang migraine ko at ma-erase sana ng konti ang birthmark ko. Yun po yung unang araw na yun. Kasi nakita ko po talaga paano saksi ako noon tsaka ang tatay ko. Kasi merong isang bata na dinala doon sa church nila. Kasi laki lang din nito yung church nila. Pero kasi kasagsaga ng Sunday service. Yung sa malapit lang nun, meron pong hospital. At diniklara po yung isang bata na patay na siya. Yung nanay, sabi niya, sandali lang, meron kaming pupuntahan. Bit-bit po niya yung anak niya, dinala po doon sa church. Nagulat din po yung pastor. Nagulat din siya. Kasi sana mahininga pa. Eh, sinabi, patay na yung bata. Pero, ganun pa man. Sige, sabi niya, tumayo po tayong lahat. Pinatayo po yung lahat. Ako po, nasa likod po ako. Tapos, nilay hands. Ang ingay ng church. Napaka-ingay ng church. Ang daming mga nag-speaking in tongues. Tapos, nanalangin yung Habang nag-speaking in tongues yung marami, nanalangin yung pastor. Nanalangin siya. Visiting pastor lang po yun. Tapos, mahaba po yung nila, pag-rebuke, ganon. Pero ako, tumayo na yung balahibo ko sa likod. Nabuhay po yung bata. Umupo po siya, natakot po ako. Yun po talaga yung initial na reaction ko, natakot po ako. Kasi, bumangon yung bata. Parang nakakagulat. Sabi ko, in other words, lumaki yung bata at may asawa na nga yun ngayon. Pero yun yung unang nakita ko. Sabi ko, Panginoon, kaya niyo po pala yun. So, baka kaya niya po yung birthmark ko, ganun. So, yun po yung una. Yun sa batang pananampalataya ko, nakita ko po yung kung paano kikilos ang Panginoon. Kaya marami na po akong nararanasan sa buhay. Hindi po talaga ako umaalis sa Panginoon. At nawa sa tulong at lakas ng Panginoon, hindi ako maaalis sa Kanyang presensya. Nung araw na yun, sinabi ko sa sarili ko, magmula ngayon, kayo na lang po ang aking pagtitiwalaan. Kasi hindi ko talaga ma-imagine na napangalawahan pa yun. Merong evangelistic meeting. Yung friend ko, tara, dali, sumama ka sa akin. Sabi niya, sabi ko, bakit naman? Tara. Tapos pagdating pala doon, pupunta pala kami sa harap noong merong missionary na nagpipray. Nagpa-pray siya.
gumaling po siya. Kasi alam ko dadalhin na siya dito sa Maynila para i-opera. Pero after nung nag-pray, bumalik po siya sa kanyang doktor para po mag-final schedule kung kailan po siya mismong linggo na pupunta po dito sa Maynila. Pero sabi ng doktor, teka lang, i-check up kita kasi there is something wrong with you, sabi ng doktor. Sige po, sabi po niya, kinabahan po siya kasi bakit there is something wrong. Yung pala, hinanap ng doktor yung ano niya. Yung, napakalaki po ng goiter niya na ano, pailalim. Toxic daw po yun, pailalim. Tapos, kaya siya ooperahan kasi nahihirapan na po siya huminga. Toxic. Sabi ng doktor, there's something wrong with you. Sabi ko, hello, there's something wrong with you. Yung pala, hindi niya mahanap. Kaya napaka-excite. Doon po ako umpisa na na-excite talaga sa mga miracle ng Panginoon. So from miracle to miracle, napapansin ko po yun. Noong 18 years old na ako po ay pumasok po sa isang Bible school. Doon po kasi, laging merong outreach. Doon sa outreach, ang mga hinahanap po ay mga may sakit, yung mamamatay na. Doon nga po ako nananalangin ng may sakit na pag-uwi ko. Hindi pa ako nakarating sa amin na matay na. Kaya parang natakot na akong mag-pray. Kasi namatay. Ang hinahanap, bakit ganon? Sino ba ang nag-pray doon? Sabi nung pinaka-head pastor namin, sabi ko, oh, tumawag dito. Yung anak, pumunta pala doon sa church. Eh, pastor, saan po ba si ano? Patay na po kasi ang tatay ko. O, yun po yung una kong experience na hindi ko alam kung natatakot ako, hindi ko alam kung mag-give up na ako, hindi ko alam kung magpipray pa ba ako. Kasi literal na namatay talaga. Ang tapang ko pong nanalangin noon, first time ko po yun. Sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po yun yung mga tono ng mga pastor talagang sobrang tapang po akong nanalangin. Ang pinalalayas ko po yun. Yung pala pati buhay niya, napalayas ko yata. Amen po. So meron po ako mga experience na ganun. Pero mas marami po yung mga nakita ko pong mga himala sa Panginoon. Kahit na gabi na, meron pong isang himala na hindi ko po makakalimutan. Napunta po kami sa isang, magmimisyon daw po kami sa isang lugar po, na lugar po sila ng mga pumapatay po ng mga born again. Sobrang tapang po yung mga kasama ko. Dalawa lang po yung lalaki, tatlo po kaming babae. So pumunta po kami doon, madaling araw, alas 4. Pumunta po kami, bundok po yun. So ang lakad po namin ay magmula madaling araw, dumating po kami, alas 3 ng madaling araw, dumating po kami sa lugar ng alas 4 ng hapon. So, kailangan po naming mamahinga. Kinabukasan po yung magpipray po kami sa mga may sakit at magsishare. Kasama namin sa lugar na yon. Nandoon po kami sa bahay nila. Nagtaka po kami, alas 8 ng gabi, ililipat po kami sa ibang bahay. At yung ibang bahay po noon ay mga 3 kilometro bago po kami makarating. So gabi po, gabing gabi na. Ngayon po, sinundan po pala kami noong mga tao na yon. Marami po sila. Mga naka-uniform po sila ng sundalo. Ngayon po, pagdating namin sa bahay na yon, dahil na alam namin yung balita, so nag-pray po kami, nag-worship po kaming lahat. Alam niyo po ba, nung nag-worship kami, ang nakita po nila, kasi ito po yung bahay, ito po yung dinaanan namin, mataas po yon. So makikita po nila kami sa pamamagitan ng lampara. Ay, ang uso po kasi doon ay ano, yung dibomba, Petromax. So nakita po nila kami, pero sa totoo lang, sumamba lang talaga kami sa Panginoon at nanalangin at natulog. Pero kinabukasan, sabi noong kakilala nila, pare,
Akala ko, lima lang yung ano, mga bisita mo. Ang dami pala nila kagabi. Ang dami daw. Tsaka ano ba yun? Mga sundalo ang kasama daw. Noong nalaman ko po yun, tumayo po ang mga balahibo ko kasi ang totoo nun, lima lang talaga kami. Kung yung isang katutak na mga sundalo nandoon, wala na, mga sugo na ng Panginoon yun. Amen po. Amen po. Kaya ako, naniniwala talaga ako na merong extraordinary na kaya ang gawin ang ating Panginoon. Amen po. Para po sa ating conclusion, ito po yung instructions na binigay po sa atin ngayong gabi. Nasa sa atin po kung ito po ay ating sundin or hindi. Amen po. Choose to follow and we will surely succeed. At huwag po tayong matakot. Do not be afraid or discouraged. Go out there and the Lord will be with you. Tayo po ay yumuko at pumikit. Tayo ay manalangin.